Ayan mga kabarangay, natapos na natin yung pinaka frame ng ating bed frame. Barangay, ito na naman po tayo sa project ni Conchal. Ang gagawin natin ngayon ay bed frame na may sukat na 195 cm at may lapad na 125 cm. Malaking-laking project ang gagawin natin ngayon, kaya siguro matatagal lang tayo ngayon yan. Bago tayo mag-umpisa sa project, gusto ko muna magpasalamat sa mga nanonood ng videos ko, sa mga nakapag-subscribe, maraming salamat po. Ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka naman, subscribe na kayo, tsaka click nyo na rin yung bell button para na lagi kayo manonotify sa aking mga project. Okay mga kabarangay, umpisa na natin yung paggawa ng bed frame. Sa paggawa ng bed frame, ito yung mga kinakailangan natin mga gamit. Una muna, martilyo, metros, eskwala, lagare, grinder pang sanding, tsaka 90 degree clamp. Kailangan natin ito para eskwalado yung mga yung bed frame natin. Tsaka pako, syempre. Nagamit din tayo ng pandikit. Tsaka flapping disc, ito yung ginagamit kong pang sanding. Yung mga furniture, ginagamit nila yung patentilya tapos inalagay lang nila sa grinder. Ako, flapping disc kasi wala akong paggawa nito. Inalagay nila sa furniture. Ayan. Pero umpisa na natin. Ito nga pala yung kawin na gagamitin ko. Palutina lang yung gagamitin natin kahoy at para madaling pakuin. Matibay yung ito mga to. Yan, shoutout ko nga pala sa nagpagawa ng bed frame sa bayaw ko, si Myla Marin. Yan, sana maayos itong magawa ko. Tara. Na yung paglalagari ko, bali ang ginawa ko sa mga kanto niya ay yung tinatawag na kantong mesa. Ito yung sinasabi ko sa inyong kantong mesa, 45 degree to. Ito yung para mas matibay yung ating frame. Yan, ganyan siya. Yan yung tinatawag na kantong mesa or 45 degree. Yan, 45 degree. Tara, buuin na natin siya. Okay, mga kabarangay, this time, buuin na natin yung ating bed frame. Gagamit tayo ng 90 degree clamp para sa mga kantuhan. Pero, para mas sigurado, gagamit pa rin tayo ng eskwala. Double check lang ito pang sure lang.
barangay, nalagay na natin yung mga 90 degree clamp natin. Lalagyan na natin ng pako niyan para ano. Pero bago natin pakuin, iskwala muna natin kung effective na 90 degree. Ayan, sige. Ayan mga kabarangay, kita nyo. Hindi ko na inayos yan. Eskwalado yan. Sa paggawa kasi ng bed frame, kailangan eskwalado para maayos mailagay yung mga paa tsaka hindi magka-problema yung project ninyo.
Yan mga kabarangay. Natapos na natin yung pinaka frame ng ating bed frame. Bali bukas pagpapatuloy natin to sa part 2 ng ating video. Yan na ilalagay natin yung mga sahig niya. Abangan niyo yung part 2 ng aking video sa paggawa ng bed frame. Yan, bukas sa tatapusin ko na to kasi kulang yung oras natin na oras ni. Yan. Bukas sa lalagyan pa natin ng mga braces yung paa para mas matibay pa. Yan. Guys, maraming salamat. Abangan niyo po yung part 2 ko.